Hi guys! So, welcome again sa aking channel. I'm Simply Michi. So, nandito na naman tayo para mag-let, para i-share ko sa inyo at makeup ako for today. But, simpleng makeup lang yan. Ang ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-kilay. So, mapapansin nyo, wala akong talagang kilay for today. Sinadya ko talaga tong video na to dahil today's video is tungkol ito sa aking kilay. So, ito na nga. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ako mag-kilay. Kasi sin ko, at may nagtatanong kasi sa akin, paano ko daw ayusin, paano ko daw ginagawa yung kilay ko. Dati kasi nagpa-ano na ako, nagpa-eyebrow tattoo na ako. So, tagal na yun. Siguro way back 2 years ago. So, hindi na naulit yon. I think naulit yata yon. Pero, ilalagay ko na lang sa description box yung video na yon. So, alam ko, matagal na yun eh. So, kaya meron na siyang korte. At, ayan siya. So, ayan. Meron nagtatanong kasi sa akin na, paano mo ginawa yung kilay mo? Kasi dati hindi wala talaga akong kilay. So, paano mo ginagawa? Bakit ginakaganda ang kilay mo? Pati yung sister ko nagtanong, pak na pak ang kilay mo. Ganon. Ganon! So, sige na nga. Share ko na sa inyo ang kilay routine ko. So, everyday na ginagawa akong kilay. If interested, just keep on watching. Sabihin ko na kung ano yung ginagamit kong product. But first, ang gagawin nyo sa inyong kilay. So, gagawin. Bago kasi ako magkilay, nagpa-foundation muna ako. So, actually parang panghuli ko na yung panghuli ko. Kasi, wala lang. Ewan ko. Bakit ba? So, yun na nga. Inuuna ko muna mag-skincare. So, if skincare na video, nauna na yon i-upload bago ito. Watch nyo na yon. So, yun ang ginagamit ng skincare. But, after ko nung gamitin skincare, naglalagay na ako ng foundation. After ng foundation, next na ginagawa ko is yung kilay. But, dahil nga ito, ang topic natin is kilay. Ito ang pinahuli ko para ipakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa at ayusin ang aking kilay. Ang una natin gagawin is kukuha tayo ng razor blade. Tawag ba dito? Basta yun, razor blade. Gustong-gusto ko to kasi lahat siya blade. Meron kasing ganitong isa na meron siyang nipin-nipin na hindi siya kumakagat. So, ito talaga, kumakagat to. So, yan. Ito yung pinaka-the best at magandang pang-ahit sa kilay. Yan. Ito yung ginagamit ko talaga. Mas feeling ko kasi mas sulit to compare sa isang ginagamit na nabibili sa mga mall. Ito, nabili ko lang to sa grocery. Ayan. So, nakita ko siya kasi lahat bleach siya. Ayan yung ginagamit ko. Ito yung babawasan natin yung mga sobra buhok sa ating ubong buhok dyan. So, kailangan na natin bawasan yan para maging plakado at maganda ang ating kilay. So, ito na! Kumuha kayo ng paborito nyong mirror. Kasi kailangan nyo yan talaga. Ayan. Ito yung malaking mirror. Ito yung gagamitin natin. Gamitin natin mirror. Malaki. Para makuha ninyo, kita ninyo yung mga nararapat na tanggalin pa. Tanggalin dito yung mga excess. Excess na yan. Para, di ba? Maging maganda ang paglagay nyo ng kilay. Di ba? Diba? Kaya kailangan nyo i-trim-trim yan. Kailangan mawala yung mga sumpa. Kaya kailangan i-trim nyo rin yan pag sa paano. Trim-trim nyo lang yan. So, kung nahihirapan kayo at dito na lang tayo, so, ginagawa ko ganyan lang siya. Ganyan. So, pinitrim ko siyang ganyan. Ganyan. Ito maganda kung bakit ito yung gusto kong ano, rin yung dito at yung ano ba, dito nahihirapan ako. Ayan, para lang may pakita ko sa inyo. Ayan. So, yan, trim-trim niyang ganyan. Ayan, after nyo matrim yan, ayan, medyo okay na ang aking kilay. If na nahihirapan kayo na may umaanong buhok, ito, kumuha kayo na parang hairband ito at ilagay ayan sa inyong
diba, makita nyo yung papaan para walang istorbong buhok na umaano sa kilay nyo. So ayan, so yan dapat malinis yan at tanggalin nyo na ang mga excess na hair dyan at linisin nyo na para maganda i-apply sa kilay nyo. So yan, ito na ang finished product na naahit na yung aking kilay. Next na gagamitin natin, ito na i-reveal ko na po. Ito talagang ginagamit ko is LA Girl Brow Pomade. Ang shade nito is Warm Brown. Noon, kumuha kayo ng brush. Ayan, ito yung ginagamit kong brush. Hindi ko alam kung anong tawag ko ito, but brush ng mga eyebrow ko. Kasi ganito yung ano niya. Ayan. So, kumuha kayo ng brush na ganito. Yan yung ginagamit ko, but before kayo gumamit, kailangan ilinisin nyo muna yung brush nito. So, i-disinfect nyo pa rin kasi dito pa rin siya tatama malapit sa ating tap. So, ito na ang sikreto ko. Binapasa ko yung brush using yung alcohol. Alcohol, any kind of alcohol. So, any kind of alcohol, basta alcohol siya. Binapasa ko siya. Actually, ganyan. Binapasa ko talaga siya. So, yan. Bakit alcohol? Hindi ko rin alam. Actually, hindi ko talaga alam bakit naging alcohol. Accidenting nagamit ko lang siyang alcohol. Kasi, hindi ko siya ginagamit o hindi ko talaga siya binabasa. Kasi nga, pumad nga siya. Oh, no. Kaya, kapag pumad, ididiretso ilalagay niyo na siya. But, or, tagal ko na rin na tukasan siya. Kaya, alcohol ang ginamit ko. Kasi gusto ko siyang dinisim yung aking brush. So, dahil madumi siya at lagi siyang ginagamit, sakto, o lagi naman ako may dalang alcohol, alcohol ang ginamit ko. So, nililinis ko siyang ganyan. Ayan. Alcohol ang ipasa inyo dito. Nung brand ng alcohol, basta alcohol. Hindi ko, sinubukan ko na rin ang tubig, pero hindi talaga siya nag-work sa tubig. So, alcohol talaga, sa alcohol siya nag-work. Ayan. So, pasain nyo lang siya. And then, kapag basa na yung brush nyo, kuha kayo dito. Pag kumuha na kayo, tsaka nyo siya i-apply sa iyong kilay. So, ganito. Nakaano ang kilay nyo, yung arko, doon nyo i-sundan. Pag di pa kayo satisfied dyan, dagdagan nyo na lang, tapos ayusin nyo na lang siya. So, dito lang naman sa, ano, kasi, tapos yung mga edges, yung mga sobra, bawasan nyo na lang. So, ako, hindi pa ako satisfied dyan, so, magdadagdag pa ako ulit. Tapos, tsaka siya ilalagay ulit. Ayan, medyo struggle lang ng konti, but, totoo yan, struggle is real. So, ayan na siya. Pag nakuha nyo na yung gusto nyong kilay, yung arko o yung design na gusto, edges o yung sobra dito sa brush, ilagay nyo lang dito. So, ganyan-ganyan ninyo lang. Para kunwari, ano, totoong, ano lang siya, yung sobra. Tapos, i-ano nyo na lang siya. I-ayusin nyo na lang siya later. So, pakita ko sa inyo yung finished product dito sa kilay kasi hindi ko siya talaga maayos ng bonggang-bongga. Parang ang kapal. So, bawasan na i-edit-edit nyo na lang. But, ganyan yung magiging itchung kilay mo. So, yan. Kung medyo satisfied na kayo sa inyong kilay, eh, iwanan nyo na siya. Doon naman kayo dun sa kabila. So, same procedure lang. Lagyan nyo na ng alcohol yung brush nyo, yung tip ng brush nyo, and then, ano nyo naman, i-arko nyo lang siyang ganyan. So, para lang kayo nag-drawing. Nagpipaint, ayan. Kung medyo makapal, ano nyo na lang, bawasan nyo, ang pangbawas nyo pa rin dyan is yung alcohol. So, ayan o, diba? Ang ganda diba? So, ganyan lang siya. Ayusin mo lang siya. Para
para maging pantay ba? Actually, mahirap mag-ayos ng kilay. Parang, ang kilay minsan nakikisamar, kailangan mo rin siyang pakisamahan. Parang siya may sariling ano din, kung tanga mo rin siyang, siya, na may mood siya na parang okay, may mood din siya na hindi siya mood. Katulad ito, alam mo, kanina ko pa inaayos to, but pero ganyan pa rin siya talaga. But anyway, ito, itong kilay na to is, diba, okay na okay, diba? Pak na pak. So, ganyan lang siya. Ay. So, pag may mga sobra dyan, ayusin nyo na lang. Ayos nyo is yung cotton buds na lagyan nyo ng alcohol. Or kaya, kung wala kayong cotton buds, nasasayangan kayo, yung ordinary cotton na lang, ganyan-ganyan nyo. Yung mga excess-excess dyan, using yung alcohol. Natapos nyo na siyang ayusin ang inyong kilay, kumuha kayo ng cotton, tapos pasain nyo ng cotton, ng alcohol, and then ayusin nyo yung kilay nyo. Sobra-sobra dyan. Tanggalin nyo. Ito kasi talaga ang hirap ayusin. Ito talaga plakado. Ano talaga ito? Kaya, ayan na guys. So, talagang anong ayos ko, ayaw makisama tong isang kilay na to. But anyway, ganyan na talaga siya. So, ganyan lang siya guys. Ganyan na ganyan siya. So, ganyan lang siya guys. Sorry kung hindi ko talaga, hindi kasi makisama tong isang kilay na to. But anyway, ganyan ang ginagawa ko. Ayan na. So, naayos ko siya. Naayos ko final look ng aking kilay. So, ganyan lang guys ang ginagawa ko sa aking kilay. So, using this product is very, itong product na to is very matipid sa akin. So, ilang, mag 1 year na yata to sa akin. So, still ginagamit ko pa rin siya. So, sobrang tipid na. Nabili ko to sa S. Lazaro at around 400 plus yata to. Hindi ko hindi ako nagkakasulit siya. 3 grams. So, very masulit talaga siya sa akin. So, talagang love na love ko tong product ito. So, ganyan ang ginagawa ko sa aking kilay. So, yan guys. So, I hope nag-enjoy ka sa aking tutorial sa aking kilay. Ayan, na sinabi ko na ang aking ginagawa. O, ayan, na, ganyan na kasimple ang ginagawa ko sa aking kilay. So, siya at thumbs up siya sa akin. So, thank you guys for watching and I'll see you my next video. Bye! So, sa mga walang kilay dyan, may pag-asa pa kayo. So, ganyan na lang ang gawin nyo. So, iayusin nyo na lang yung kilay nyo kung medyo nakakapalang kayo.